Hi mga ka-owner, for today's vlog ay magluto po tayo ng fish fillet. So, ito po ang aking fish fillet ay, ito po ang tinatawag dito sa General Santos City na Blue Marlin. So, in-slice ko po ito ng ganito po kalaki. Yan, pahaba po. No? So, nilagyan ko lang po ito ng asin at saka lagyan ko din siya ng paminta. Yan. At saka lalagyan din natin ito ngayon ng seasoning. Ang gagawin po natin ngayon dito ay i-coat po natin siya at saka iprito din. Ayan na po. Mamaya ko na lang po siya haluin, no, para ma-absorb po niya ang asin at saka yung paminta. Then lagyan natin ng bawang. So, nilagyan ko lang po ng onion mince, no? Itong isa ay tatarin din natin ito ng pinong-pino. Ayan. At saka, ihalo natin sa ating isda. So, ayan. So, lagyan natin ng konting granules, no? Yung seasoning ba? Ayan. So, imimix na po natin. Ayan. Kinamakamay ko ha. Naghuhugas naman po ako. Then takpan lang po natin upang ma-absorb po ng ating isda ang mga panimpla na nilagay po natin sa ating fish fillet. So ngayon po ay mag-beat po tayo ng itlog, no, isang itlog lang po kasi konti lang naman ang ating isda. Ayan. Then lagyan natin ng harina. 1 2 3 4, then lagyan natin ng panimpla ang ating itlog ng konting paminta powder. So ayan po, imimix na po natin. Ayan, konting mix lang po, no, para ma-mix po yung harina at saka yung ating itlog. So ganito po maggawa ng fish fillet. So, kahit anong klaseng isda po, basta gawin yung fish fillet, basta hindi lang maraming buto ay pwede na po. Sa akin po ay, ginamit ko po ay ang Blue Marlin na isda. So, ngayon po ay medyo mahal po ngayon ang isda, Blue Marlin, no? 550 po ang kilo. Kasi personal consumption ko lang naman po ito. Kaya, okay lang na mahal ang ating bilihin kasi hindi naman natin ibibinta. So ito po, tip lang po ito kung paano po gumawa ng fish fillet, no? Kasi po para po sa mga hindi nakakaalam ay pwede po natin itong gawin sa ating karinderya kung sakaling magluluto po tayo ng fish fillet. So ganito lang po kadali. Ayan. Mix lang po natin. Oh. Ang amoy niya po ay may amoy na bawang at saka yung paminta. Nilagyan ko po ito ng seasoning at saka asin. So ayan po ang ating lulutuin na po ito natin. So ayan po, no, magpapainit lang po tayo ng mantika. Ayan, kasi ipipirito na po natin. So ayan po, mainit na po ang ating mantika. Maglalagay na po tayo ng ating fish fillet. Ayan. Maghanap lang po kayo, mga ka-owner, maghanap lang po kayo ng murang isda, yung mababang presyo. Saka gawin nyo pong fish fillet at ibinta nyo po sa karinderya. So, simple lang po ang pagluluto nito. Ayan. Madali pong lutuin kasi manipis po ang pagka-slice po ng ating isda. Ayan. Ayan guys, balikta rin lang po natin. Ayan. Ayan, ito sumulit.
Yan guys, no? Yung mga remaining po ay ilalagay po natin. So ayan na po mga ka-owner, no, itong nigiprito natin na isda para po gawin na fish fillet. So next time po ay tuturuan ko po kayo kung paano po gumawa ng sauce para sa ating fish fillet. For the meantime po, kasi personal consumption po namin ito, kaya ito po ay ito lang po muna ang aking i-share sa inyo. Thank you for watching.